Siya si Baby JN na may kakaibang karamdaman. Masakit sa isang magulang na makita ang anak sa ganitong kalagayan. Tara't alamin natin ang kwento ng buhay. Ang hirap makita na, nahihirapan yun na wala kang magawa para sa kanya. Bata na napuntahan namin ng isang araw para paabutan namin ng tulong. Sa awa ng Diyos, may tumulong sa kanila para mabigyan natin sila nito ng mga daladala natin. Ito, padala natin siya ng gatas, tapos diaper. Medyo may kalayuan yung bahay nila, kaya kailangan natin magtyaga, maglakad para sa kanila. Yan, dahil kawawa naman talaga yung bata. Sobrang nakakaawa. Nakapagod. Nasa bundok kasi sila nakatira. Ito na yung bahay nila. Malapit na tayo. Ito na ang bahay nila. Puntahan natin. Hello po. Magandang hapon. Magandang hapon po. Ay, ang layo naman dito sa inyo. Ang layo talaga dito. Ay, si Baby, oh. Umiiyak. Umiiyak ang bata. Ay, naiyak siya, oh. Oy, nana. Naiyak ang bata. Kayo po yung nanay? Ay, Baby. Dito na lang po. Ako po yung nanay siya. Naiyak ang bebe. Yung anak nila, oh. Sana may makatulong para mapagamot. Wawa naman si Baby. Nag-aaborido. Nakapagpa-check up na po ba kayo? Last na check up po namin. Last na din natin. Yung nakita po sa kanya, ano po yun, meron pong bleeding. Yun yung last? Opo. Yung una, ang hydro po siya, yung parang lumalaki daw po yung ulo. Uh-huh. Last pa, ano po yun? Last November pa. Tapos last yung pinakalas, yun yung may bleeding na siya sa ulo. Opo, yun na po yung may bleeding. Eh, kailan nagsimula yung ano, yung ganyan sa ulo niya na may mga parang langib ba tawag dyan o sugat? Nung lumabas po kami noon ng ospital, December pa po yun. Maunti pa lang po yun, tapos nung nagtagal-tagal po, dumami po ng dumami. Nadami. Nawawa naman si Baby. Tsaka yung sa ulo niya, oh. Nagka-korte. Parang may korte na lubog yung sa unahan. Are yung lumobo nung ano? Ah, lumobo yan? Lumobo yung lubog nung are. Parang naanuhan po siya. Parang nagkahangin ang ano na rin. Sana may tumulong sa kanila para mapagamot si Baby. Ito, naman. Lagi yan naiyak pag ano? Opo, lagi ko siya naiyak. Paano po pala yung pangkabuhayan niyo? Mahirap po kasi wala pong mapagkukunan ngayon. Pandemya po kasi. Ah, walang trabaho si mister. Wala po. Kung sa pagpapagamot ate, bakit hindi po kayo lumapit sa mga may kakayanan? Tulad po sa gobyerno natin, sa mga mayor, congressman. Hindi kayo nasasaktan yan sa ano? Hindi naman po. Inaantok na po. Hindi, anay mo muna. Tayo mo muna. Si ano na lang muna yung tubig. Ano po, kung gustuhin man po namin lumapit sa gobyerno, wala naman po kaming sapat na perang mapagkukunan para po maipaano po siya mailapit. Kasi pagkain na lang po, kulang na kulang. Ah, ibig sabihin yung mga pamapamasahe, mahal. Oh, mahal po kasi ngayon, kasi nga po, limitado lang po yung maisasakay ng mga sasakyan. Sabagay, oo. Sa tricycle kasi isa lang pwede muna ang sumakay. Kaya mahal. Mahal. Magkano po pamasahe pag anong papunta sa bayan mula dito sa inyo? Kasi ang layo talaga ng lugar nyo, eh. 150
150 po ata. 150 ang isa? Hindi na po kasi ako nakaka. Ang mahal niya. Ang mahal niya. Ibig sabihin, yung kung may ganun man kayong sapat na halaga, pangkain nyo na lang at pambili ng gatas ni baby. Okay. Mahirap nga. Asan yung ano niya? Yung mga medical yung certificate niya. Yung medical certificate niya. Yung, para mapakita din natin yung ano. Ayan yung medical certificate niya. Ito po yung mga test niya po sa dugo. Kung may problema. Tapos mayroon din po siyang request na cranial MRI po para po makita po ng maayos po yung lungan talaga ng Kung ano talaga yung sakit niya. So, ang pangangailangan niyo talagang main ngayon ay mapa-MRI si baby. Mapa-MRI. Napakamahal pa naman. Patingin niyo ako niyan, babe. Ito yung ano ng ano ni baby. Yung request. J-An. Ano ito? Balitaan? Aberyon. Yung ni baby. Bali, yun lang yung ano talaga. Yung pinaka kailangan natin na mapa-MRI si baby. Pagsisimulan pa lang po. Tapos pagkatapos po nun, saka lang po aabya din kung ooperahan po ba o kung may pagbabago. Kailangan talaga MRI, kasi ano po, para five malaman. 5 months na po kasi yung lumipas. Ilang buwan na po ba si baby? 7 na po ngayong araw. 7 months na siya ngayon. Siya. Sakto pala. Ano po ba yung pinakagusto nyo na mangyari para kay baby? Ano po yung kahilingan nyo? Sa ngayon po, gusto po muna namin siya mapa-MRI. Kasi yun po talaga yung kailangan. Yung MRI talaga yung importante. Yun po kasi yung first na kailangan. Kasi pag wala po yun, hindi po namin siya maipapaano sa doktor. Kasi yun po yung first na kailangan talaga. Hindi nyo rin malalaman kung anong kalagayan ni baby. Kasi maraming nakakapanood nito, lalo na yung mga OFW natin. Baka sakali tayo na matulungan kayo nila. At gagawa rin kami ng paraan para makatulong din kami sa inyo. Sa pangangailangan ni baby, kung kailangan man siya MRI, lalapit tayo sa dapat nating mga lapitan. May mga tao rin naman na busilak yung puso na handa sa ating tumulong. Kaya sana, sa pamamagitan itong video na to, makahanap tayo ng tamang tao, may mabuting puso para makatulong kay baby. Nag-iiyak ko yung bata. Ngayon po, andito po kami. Magpapabot muna kami sa inyo ng konting tulong para kay baby. Ha? Ito muna yung maabot namin sa ngayon. And gatas ni baby. Tapos diaper. Yan lang muna sa ngayon. Pero asahan pa rin natin yung ano. May darating pa. May awa naman ng Diyos. Na may bibigay pa sa atin yung kahilingan natin na mapagamot si baby. At bukod pa dyan, may nagpabot din sa inyo ng konting tulong, financial, para kay baby. At ito po, pakibilang na lang po kung tama po na 3-5 po yan. May nagbigay po kasi sa inyo ng tulong para kay baby na OFW, si Ma'am LS from US. Yan, pinabot po yan sa inyo ni Ma'am LS from US. At nagbigay din po ng konting tulong si Ma'am Ethan Rapaico at si Sir Alan Sierra. Yan, Ma'am. Pinabot po yan nila sa inyo dahil nakita po yung kalagayan ng bata. Dahil sobrang nakakawa naman talaga yung bata. Dahil nga, nag-iiyak. Hindi natin alam kung anong nararamdaman niya. Kaya Ma'am, pasalamatan po natin sila, yung mga nagpaabot sa inyo ng tulong. Yung mga taong may busilak yung puso. Sana may
tao pa rin na dumating sa atin para makatulong, para ma-MRI natin si baby. Dahil yun ang pinakakailangan sa ngayon para malaman natin kung ano talaga yung sakit niya. Yan po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat na nagpaabot ng tulong para kay baby. Ma'am, bilang po isang ina, ano pong pakiramdam na nakikita niyong nasa ganyang sitwasyon yung inyong anak? Diyos para sa inyo. Tutulong po kami hanggat kaya namin, gagawa kami ng paraan para makatulong kay baby. Kahit kami po na eto, gusto lang namin makita ng buong mundo ng mga taong maaari sa ating makatulong. Hindi po kami nasasaktan dahil sa ganyang sitwasyon. Alam namin, nararamdaman namin yung hirap, yung sakit. Kayaan niyo po, may awa ang Diyos. Tutulungan niya tayo. Lagi lang tayo magdasal, tayo makakalimot sa Kanya. At ibibigay niya sa tamang panahon ang para kay baby. Sana po sa mga manonood. May makakita po ito na busilak yung puso. Na maaaring makatulong kay baby dahil talagang ang hirap makita na ganoon ang kalagayan ng isang anak. Sige po ma'am, kami aalis na po kasi may mga pupuntahan pa rin po kami. Huwag po kayong mag-alala, at kung may magpahatid man kay baby ng tulong, agad naman po namin yan sa inyo ihahatid para kay baby. May awa ang Diyos, laban lang tayo. Kaya natin yan. Sige po, alis na po kami ha. Bye-bye po. Ingat kayo lagi dito. Baby, uwi na kami. Bye-bye. Huwag ka na umiyak. May awa si God. Gagaling na yan si baby. Yan po, yung kanyang ulo talaga. Gumaling na siya. Bye-bye, baby. Bye-bye. Thank you.